Si Rodrigo Duterte, nakipag-deal po ito verbally sa China kaugnay po ng posisyon po natin diyan po sa Ayungin Shoal. Yan po ay hindi inamin ng Duterte administrations, pero ang umamin po para sa kanila ay ang mismong China. Sinabi po ng China na meron pong gentleman's agreement at kinakailangan daw po ang Pilipinas ay sumunod para payagan po ito na mag-resupply diyan po sa Ayungin Shoal sa isang kondisyon na dapat isang barko lamang ang gagamitin at wala pong anumang construction materials o anumang bagay na maaaring magkumpuni sa BRP Sierra Madre. Ito po ay kanilang iaalaw at wala pong magiging gusot. Yan po ang naging pagsang-ayon diyan nito pong si Rodrigo Duterte. At dahil nga po sa ganyang posisyon, talagang ganito po ngayon ang ginagawa po ng China sa atin. Binabastos po tayo harap-harapan nitong nakaraang araw, tatlong personnel po from Armed Forces of the Philippines ang nasugatan kaugnay po ng pinaka-latest na pambobomba ng tubig na ginawa po nila sa Unay sa May 4, ang resupply boat na kinumisyon po ng ating Armed Forces of the Philippines last March 23, 2024. Ito po ay hindi mapapasinungalingan ng mga Duterte supporter sapagkat no other than Harry Roque, nadulas po siya sa kanyang live streaming at sinabi niya at inamin niya na meron pong status quo order ito nga pong si Rodrigo Duterte kaugnay nga po ng mga binanggit na natin kanina. Kaya ito po yung magbibigay talaga ng katotohanan doon po sa unang sinabi ng China noong mga nakaraang taon, kung hindi tayo nagkakamali, na meron daw pong agreement ang Pilipinas at saka ang China. Pinasinungalingan po iyan ng Estrada administration sa pamamagitan ng anak po nitong sina JB at saka si Jinggoy. Pinasinungalingan din po mismo ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at pinasinungalingan din po ng Aquino administration. Pero naging tahimik po dyan ang Duterte admin except doon po sa pagsasalita at pagtatanggol sa kanya ng mga senador katulad ni Ronald De La Rosa at saka ni Robin Padilla na wala daw pong agreement. Pero lahat po ng mga sinabi nila ay hindi po totoo sapagkat nalantad na nga po sa harapan ng publiko ngayon na meron talagang gentleman's agreement at yan po sa ating pananaw ay pagtataksil sa mga Pilipino. Ganun pa man, dahil nga po yan po ay usaping polisiya at prerogatibo po iyan ng Pangulo, wala naman pong nalabag na partikular na batas sa ating pananaw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung ang tatanungin po ninyo ay yung mga kritiko ng Duterte administrations, naniniwala po sila na ang naging hakbang na yan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay unconstitutional sapagkat ang Ayungin Shoal ay bahagi po ito ng ating exclusive economic zone. At dapat bilang Pangulo, pinagtatanggol mo ang ating EEZ. Ang problema, hindi po yan ginawa nito pong si Rodrigo Duterte. Kaya para po sa kanila, that is breach of public trust. At yun daw po ay pwedeng maging grounds for impeachment. The problem now is hindi na Pangulo itong si Rodrigo Duterte. At alam naman po natin ang treason o pagtataksil ay hindi naman po nakukumit kapag wala pong gera. Kaya definitely wala pong paglabag sa batas na nagawa itong si Rodrigo Duterte kung ang pag-uusapan ay ang usapin na yan. Pero may panawagan po ang ilan, particular yung napanood ko po kanina hanggang sa ngayon, kung hindi ako nagkakamali, live pa rin po sila sa Politico Live. At ang dating presidential adviser for political affairs na si Ronald Llamas ay nagsasuggest ngayon na dapat daw kung imbestigahan ng Kongreso ang naging agreement na yan ng Duterte admin at ng China para daw po malaman kung ano-ano po talaga ang mga impormasyon na nakapaloob po dyan at kung ano pa at gaano kalalim ang mga bagay-bagay na napag-usapan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Kasi napakahalaga daw po nito para po sa kalagayan ng Pilipinas sa kasalukuyan, partikular
ang West Philippine Sea at diyan nga po sa bahagi ng Ayungin Shoal. Pakinggan po natin ang naging interview sa kanya kanina regarding po sa kanyang proposal na magkaroon po ng congressional hearing diyan po sa nagawa na yan ni Rodrigo Duterte. Tignan mo naman yung video. Eh, din pakita natin ulit. Grabe na talaga. Ay, nakakagalit talaga, no? Oo. Parang talagang diretsong, it's a clear, ano ba to? Talagang parang pag-atake na dun sa resupply vessel natin na nangyari. Hindi, tatlong ang sundalo ang sugatan dyan, ina. Oh, exactly, oo. Oh. So, baka daw today, sir, mangyari yung high-level meeting, pinatawag daw ni Secretary Eduardo Anyo. What do you think is going to happen there? Yung pagpatawag ng meeting na yan, sir, do you think we might expect a more aggressive response from the Philippine government? Well, hindi na, masyadong limitado yung ating aggressive capabilities. Masyadong mahina yung ating Navy at saka Coast Guard at sobrang malakas yung Navy at Coast Guard at militia ng China. Sila yung pinakamalaking Navy sa buong mundo. Mas malaki pa sila sa Amerika eh. So medyo yung ating aggressive capabilities ay masyadong malayong-malayo. Maliban pa sa hindi naman talaga tayo aggressive. Malinaw naman dito sa resupply mission ay nagdadala tayo ng mga tao para irelyebo yung mga nasa BRP Sierra Madre. Ikalawa, dala sila ng mga pagkain, toothbrush, di ba? Para naman na mabuhay sila doon sa BRP Sierra Madre. Ikatlo, kung sakaling totoo, ay kaunting construction materials para hindi naman gumuho yung nabubulok at kinakalawang na barko. Di ba? Yun yung nakakatawa rito eh. Binabalatan tayo na may dala daw tayong construction materials. Ang meron talaga construction materials ay yung China. Nakita mo ba yung mga dating mga bato lamang? Ngayon ay isang malaking isla na. Merong may pantalan, no? Merong ang daming buildings, ang daming missiles. Meron na lang mall. Yun yung construction materials, no? Parang nakakatawa, no? Kung hindi tragic. Itong sinasabi nila, no? Na tayo pa ngayon ang may dala ng construction materials para hindi gumuho yung BRP Sierra Madre. Na kita mo naman ay dilapidated at kinakalawang. Diba? Itong ating mga supply vessels, kasyang-kasya lang yung mga taong magre-relebo na ngayon ay injured pa. Yung tatlo. Noong nakaraan ay apat ang injured. At saka mga pagkain. Ano ba namang construction materials ay madadala mo sa maliliit na barko na yun? No? Parang sobra naman tayong ginagago nitong China. Sila ang merong malinaw na construction materials. No? Pero may dalawang mahalagang usapin dito eh. Una ay inamin nila na sinabi nung nakaraang presidente, si Digong, no? No less. Na ang umamin na ang China. Yung top government officials po nila hindi na kinaya kaya sinambit na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kausap po ng China government kaugnay po sa kondisyon na yan. Pero never pong inamin yan ni Rodrigo Duterte. Ngunit nadulas po itong kanyang former spokesperson na si Attorney Harry Roque. Hindi ko lang makita yung particular na video kanina eh. Habang nagpe-prepare po ako sa live streaming na ito. Pero sinambit po doon nitong si Harry Roque sa kanyang live streaming na totoong merong status quo order na dapat isang barko lamang ang gagamitin at walang anumang construction materials ang dapat nadala ng Pilipinas para po payagan ito ng China. Yun po yung katotohanan ngayon dyan, mga tol. At para po sa atin, bagamat yan ay foreign policy nitong si Rodrigo Duterte, kataksilan po yan sa mga Pilipino at sa bansa po natin. Dahil ang Ayungin Shoal, tayo po ang merong karapatan dyan. Exclusive Economic Zone, bahagi iyan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at kung ano man ang dapat natin gawin dyan, tayo dapat ang masunod, hindi po ang China. Hindi na natitigil namin ang pag-resupply, lalong-lalo na ng construction materials. At eventually, ay tatanggalin namin ng BRP Sierra Madre. Imaginein mo yon. Yung pinakamataas na pinuno ng ating bansa, isasakripisyo yung ating nag-iisang
posisyon sa ating EEZ, sa sarili nating bakuran, yan ang dapat magkaroon ng Senate hearing. Yeah. Yan ang dapat magkaroon ng congressional hearing. O, yan po ang proposal nito pong si dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas. Ayan po, siya po yung nakikita nyo sa screen. Ano? Anti-Marcos po ito. Pero pagdating po sa usapin sa West Philippine Sea, kaisa po natin yan. Dahil hindi po yan katulad ng mga Duterte supporter na instead na ipagtanggol po ang Pilipinas at ang mga kababayan po natin na naaagrabyado dyan po sa West Philippine Sea, ay kinakampihan pa nila ang China at nagpapakalat pa ng mga propaganda ng mga ito. Ngayon, sinasuggest niya na dapat magkaroon ng congressional hearing ang Senado or House of Representatives kaugnay dito. Ako, 100% agree ako sa sinasabi nitong si Ronald Llamas. Kaysa naman kung ano-anong hearing ang pinagagagawa po ng Senado at saka ng Kongreso. Dito, dapat pokusan ito ng ating mga mambabatas in aid of legislation. Kasi sa aking pananaw, napakaluma na po ng batas, particular doon po sa treason law. Alam nyo yung treason, mababasa po ninyo yan. Ako po hindi abogado, kaya puntahan po natin yung ating revised penal code sa Article 124 or 123. Tingnan natin ha, kung mali po yung pagkakasabi ko, di i-correct na lamang po ako. Dito po sa Crimes Against National Security, mali nga po ako, Article 114, hindi po Article 124. Crimes Against National Security, treason. Ang treason po kasi, ito po ay sa madaling pagpapaliwanag, pagtataksil sa bayan. Ang problema po dito, na makukumit lamang po ito ng isang Pilipino o kung sino man na nandirito sa bansa po natin, kapag ka panahon po ng gyera. Eh, paano kung walang gyera? Di ibig sabihin, kahit gumawa ka ng Treasonous Act, hindi ka pwedeng papanagutin dito po sa Article 114. Yan po ang pinaka malaking problema dito. Kaya, basically, yung ginawa po nitong si Rodrigo Duterte, wala po siyang magiging pananagutan. Though, kanya po iyang prerogatibo bilang Pangulo, pero parang hindi po yun akma sa isinasaad po ng ating konstitusyon. Kasi ang nakalagay po sa ating konstitusyon, ang ating Pangulo, ang Commander-in-Chief, at being the Commander-in-Chief, siya po dapat ang nagpo-protekta at nagseserbisyo sa publiko as stated din sa ating konstitusyon, di ba? The primary duty of the government is to serve and protect the people. Tapos, ngayon, malalaman po natin na may ganitong pangyayari na yung mismong bahagi ng ating exclusive economic zone, ang Ayungin Shoal, at ang nakalagay po dito na BRP Sierra Madre, ay ipapasawalang bahala lamang ng isang pangulo. Hindi po yun maganda. Kaya dapat magkaroon po ngayon dito ng batas na maaaring sa mga susunod na panahon, magbigay po ng tamang direksyon sa ating mga namumuno na ito ang dapat gawin kasi exclusive economic zone po natin ito at tayo dapat ang may jurisdiction dito. O, kaya ako, inuulit ko, I am fully agreeing dito po sa sinasabi nitong si Ronald Llamas, kaugnay po ng congressional hearing dito po sa naging agreement na ito ng Duterte administration at saka ng China. O siyempre, ang mga possible na pwedeng ipatawag po dyan kung sakasakaling magkaroon po iyan ng hearing ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga foreign secretaries sa ilalim po ng Duterte administration, bagamat yung isa doon pumanaw na, si dating Secretary Perpetuo Yasay. Pero ngayon, kasama sa Senado, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, ang spokesperson na si Harry Roque, dahil siya mismo ay nakakaalam. In fact, inamin niya nga po sa kanyang live streaming na may ganito po talagang
agreement. O ituloy po natin ang sinasabi dito nitong si Llamas. Para makita talaga kung ginawa ng presidente yan, yun ang ginagamit ng China eh. Diba? Ang ginagamit din ang dahilan eh. Ito na, ito. Does this somehow... Ngayon, ganyan ang ginagamit na dahilan ng China. Meron ba silang valid reason para gamit, valid reason nga para gamitin yung agreement na yan? Eh, believe, sa panahon ngayon, hindi na po. Kasi yan ay foreign policy. At syempre, ang nasusunod sa foreign policy, ang sitting president. At ano ang sinabi po diyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi niya alam kung may agreement. And if there is an agreement, sabi niya, nire-resend niya ito, binabawi niya ito. Hindi niya kinikilala kung meron mang agreement. And that's why, ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno, particular ng ating Armed Forces of the Philippines at ang ating Philippine Coast Guard, patuloy po itong nagre-resupply sa Ayungin Shoal. Hindi lamang isang barko, kung hindi dalawa o higit pa, at may kasama pa itong Philippine Coast Guard. But unfortunately, lagi po tayong sinasagawa ng dangerous maneuver, water cannoning, at ng kung ano-ano pong unlawful conduct ng China Coast Guard, China Maritime Militia, at even ng kanilang Navy dyan po sa bahagi na yan ng Ayungin Shoal. Yun ang nakalulungkot dito. Ngayon, sinasabi nila, bakit walang ginagawa ang kasalukuyang gobyerno? Meron naman. Kompleto po ang diplomatic protest po dyan ng Pilipinas. At ngayong araw po na ito, kung hindi tayo nagkakamali, magpupulong ang ating Pangulo at ang National Security Council para po pag-usapan kung ano yung magiging desisyon ng ating gobyerno sa bagay na yan. Tayo kasi mga observant lang dito eh. Kayo, mga matatapang kayo, gusto nyo ninyong makipagyera kagad sa China. Eh, baka kayo nga mismo hindi pa nakapagpaputok ng baril. O diba? Bawas-bawasan po natin yung masyadong magiging matapang sa comment section, keyboard. Yung mga keyboard warriors, bawas-bawasan po natin yan. Maliban kung talaga kayo, eh, na-experience nyo na mahagisan ng granada, maputokan makarinig ng mga putukan, mapalaban, o baka mapaniwala nyo po ako talagang matapang kayo. Pero sa ngayon, gamitin po natin ang suporta na yan sa maayos na kaparaanan. Walang problema, mahal po ninyo ang ating bansa. Willing po kayong ibigay at ipaglaban ang ating bayan. Pero ipagkatiwala po natin ito sa ating Pangulo at huwag po kayong mainip. Ngayon, kung dumating yung punto na talagang gera na, o dyan nyo po ilabas ang tapang ninyo. Di ba? Kasi tayo, bilang Pilipino, dapat kilala tayo sa pagiging magiting, pagiging matapang. Pagka may gera na, dyan na tayo dapat maaasahan. Pero huwag po nating hangarin ang gera. Sapagkat sa gera, lahat po tayo talo. Yung katapangan po ninyo, wala pong magagawa yan pagka gera na po talaga ang pinag-uusapan. Hindi po natin hinahangad ang gera. Ang hangad po natin ay kapayapaan katulad po ng sinasabi ng ating Pangulo kasama ang China. Naniniwala pa rin po ako na meron pang mga maayos na kaparaanan para maayos po ang gusot ng ito. After all, ang China, kahit malakas na bansa po yan, hindi po niya nahahangarin ng isang gera. Binubuli lamang po tayo niyan, pero hindi po niya nahahangarin ng gera. Kung talagang hangad nila ang gera, hindi water cannon ang gagamitin nila sa ating Philippine Coast Guard, sa ating mga resupply boat, kung hindi yung mismong mga armas nila. Pero bakit hindi nila ginagamit iyon? Kasi alam nila na kapag ginamitan po nila ng armadong sitwasyon ang ating mga Philippine Coast Guard at resupply boat, ito po ay hindi lamang pag-atake sa Pilipinas, kung hindi maaaring maging pag-atake din sa mga bansang sumusuporta sa atin, particular ang Estados Unidos. Ngayon, magsasabi kayo, eh hindi naman tayo tinutulungan ng Estados Unidos eh. Wala po yung pinaghuhugutan eh, actually eh. Kasi ang Estados Unidos, nandyan po sila in case na magkaroon po ng armed attack. At doon po mag-uumpisang pumasok ang Mutual Defense Treaty. Hindi po tayo pwedeng tulungan ng Estados Unidos sa usapin na yan ng pakikipag
talo sa usapin sa teritoryo at sa exclusive economic zone sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Wala silang pakialam dyan. Pero the moment na tayo po ay i-armed attack ng China, papasok po dyan ang Estados Unidos. At yun, hindi ginagawa sa atin ng China. Kaya nga hanggang water cannon lang sila, hanggang dangerous maneuver lang sila, hanggang sa mga unlawful conduct lang sila dyan sa West Philippine Sea. Kasi bakit? Eh, ayun po yung tinatawag na gray zone tactics. Yun po, and those acts are acts that is short of an act of war. Diba? Mga akto na hindi talaga nagsasabi na meron na kagad gera. At ganun yung kaparaanan nila. Para saan? Para tayo ay i-demoralize, para takutin tayo, and basically part ng psychological warfare. At hindi po tayo dapat mag-back down dyan. Ngayon, sasabihin ninyo, eh bakit ayaw natin gumante ng water cannon? Eh, hindi nga kasi ganun kadali yun. Tandaan po natin, ang pag-akto ng tama dyan sa West Philippine Sea ay hindi porkit winater cannon ka, magwa-water cannon ka rin. Unang-una, logistically, wala po tayong kakayahan. Hindi po sapat. Eh, laki-laki po ng mga barko nila. Coast Guard pa lamang po nila yun, ha? Sasabihin na naman ninyo, eh bakit hindi tayo magpadala dyan ng Philippine Navy ship? Hindi po pwede yung white ship lang yung pinag-uusapan. Kaya nga Philippine Coast Guard lagi ang pinapadala po ng ating gobyerno para po ibigyan ng security yung ating resupply boat na kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines. Lahat po yan mga usapin na binabalanse ng ating gobyerno at ng ating Pangulo. Sa huli, dapat magtiwala po tayo sa kasalukuyang gobyerno. After all, wala pong hinahangad si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi mapabuti ang Pilipinas at buhay ng kapwa po natin Pilipino. Ang problema kasi sa mga kritiko ng ating Pangulo, lagi nilang tinitingnan yung mga kakulangan. Walang problema doon eh kung konstruktibo ang kritisismo. Pero hindi eh. Puro na lamang paninira ang ginagawa nila. Pero pagdating sa mga usaping ganito, wala kang maririnig sa kanila na pagkampi. Lalo na yung mga DDS. Hindi mo yan mapapakinggan may isang beses na sila ay kakampi sa West Philippine Sea. In fact, nagpapakalat pa ang mga DDS na ito na wala daw pong West Philippine Sea. Anak ka ng teting na pag-iisip yan. Particular yung Jason sa sasabihin niya there is no such thing as West Philippine Sea. Pilipino ka ba? Kung Pilipino ka, dapat naniniwala ka sa batas ng Pilipinas. At bahagi po ng batas ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang administrative order sa panahon ng Aquino administration na ang West Philippine Sea or bahagi ng South China Sea na yan ay tinatawag na West Philippine Sea. Batas po iyon, administrative order. At dapat pinaniniwalaan mo yan bilang Pilipino. At kahit sabihin mo na walang West Philippine Sea, ang sinasabi po sa United Nations Convention on the Law of the Sea, mula sa dalampasigan hanggang sa 12 nautical miles na layo nito sa karagatan, yan ay territorial sea ng bansa na yon. At mula po doon sa dalampasigan or sa 13 nautical miles hanggang sa 200 nautical miles na layo sa karagatan, yan ay exclusive economic zone ng bansa na yon. At ang mga yan, sa administrative order ng Aquino administration, tinawag na bahagi ng West Philippine Sea. Kasama yung extended continental shelves. Ano? Yun po yung mga bahagi ng West Philippine Sea na dapat kung tayo'y Pilipino, kinikilala po natin. Pero yung mga DDC, wala eh. Sasabihin pa nila, walang WPS, South China Sea lang yan. Anak ng teting na yan, naratibo po iyan ng China. Meron na nga pong administrative order eh. And we are hoping na soon as possible time yung pinopropose na batas kaugnay po dyan sa ating maritime zone, maisabatas na, mapirmahan na ng ating Pangulo. Para once and for all, mas mataas Republic Act na eh. Eh pagka yung Republic Act, hindi nyo pa kinilala, ewan ko na lamang kung kayo ba talaga ay mga Pilipino pa. Ito kasi yung mga DDS mga tol, sa totoo lang, ang isipan ng mga ito, hindi na po mga Pilipino. Ang isipan ng mga ito, itong mga DDS,
isip na po ito ng mga Duterte. Hindi na po Pilipinas ang ipinaglalaban nila kung hindi mga Duterte. Ganun po sila, sumasamba sa kanilang puon. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.